Sumulipo, magandang umaga po sa ating lahat. So ngayon po, pagpapatuloy natin ang pagkuha ng equation of the line na given 2 points, given the slope of a point, and given the x and y intercept. So, bago po tayo magpatuloy, so kindly like and subscribe our YouTube channel. So once again, narito na po tayo sa, ngayon sa week 6 ng ating quarter 1 in the school year 2020 to 2021. Okay, so once again po, ating pong unahin ay kung given po yung ating dalawang points na po. So meron po tayo dyan formula para po mas madali nating makuha yung equation of the line. So the formula is y minus y sub 1 equals y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1. That is x sub 1. Okay. So kung mapapansin nyo po, ito po yung slope. Diba? Kung tayo po merong given na 2 points, makukuha na po natin ang slope of a line. Then multiplied by x minus x sub 1. So meron po tayong given dito. So find the equation of the line that passes through the points 2, 5, and negative 2, negative 3. So let x sub 1 as 2, y sub 1 as 5, x sub 2 as negative 2, and y sub 2 as negative 3. Then substituting to the given equation or given formula, so therefore we have now y minus 5 equals 2 times the quantity of x minus 2. And the value of this is, so we can now have the formula, the equation in slope intercept form as y minus negative 2x plus 1. So in the standard form, standard equation is negative 2x, transpose lang uli natin sa kabila, plus 1 equals 1. So let us have another example for that. Okay, so magbigay po ulit tayo ng dalawang points. Okay, so for example, ang ating point 1 ay, let's say 3, 6. Then ang ating point 2 ay, let's say negative 5, then let's say 4. Okay, so therefore, ang ating pong formula na given 2 points, so we have y minus y sub 1 equals, we have y sub 2 minus y sub 1 over x sub 2 minus x sub 1 times the quantity of x minus x sub 1. Ganito lang po yung aking palatandaan dito, tekniko. Ito pong x sub 1, naririto. Ano po, magkapareho yung number na narito. Then yung y sub 1, ito po. Magkapareho dapat yung number na narito. Ano po, yun lang po ang tekniko dyan. Then we have, substitute po natin, y minus y sub 1, sabihin natin ito yun, 6. Diba kasi 0.1 po yun. Then, y sub 2, ito po yon, so, 4 minus 6. Magkapareho sila. Diba? Over, x sub 2 po natin, negative 5. Then, minus 3. Okay? Times the quantity of x minus 3. Yung pong ating x sub 1. So, diba? Sabi ko nga sa inyo, dapat magkapareho to. At iyon ang magkapareho. Okay, now we have y minus 6 equals 4 minus 6 is negative 2, and then negative 5 added to negative 3, that is negative 8, and then multiplied by the quantity of x minus 3. Okay, now so pwede po muna natin gawin siyang simplify.
ano, kasi divisible siya by negative 2. Okay, so therefore y minus 6 is equal to 1/4, which is yung nga po negative 2 at negative 4. Simplest form is 1/4, ano po, times the quantity of x minus 3. Okay, and then technique po natin dyan para po mas madali, multiply both equation, both sides of the equation by the denominator. Ano po yung denominator? So we have 4 multiplied by 4. So we have now 4 times y is 4y. 4 times negative 6 is negative 24. Equals, so makakancel na po yun. Ano ha? Kaya po natin i-multiply sa denominator para makancel. Then 1 times x, so x na po siya, then minus 3. So, therefore, in the standard equation, atin pong ilalagay sa kabila, negative x na po, plus 4y, 4y po yon. And then yung negative 24, ililipat natin sa kabila, magiging na po siyang positive 24. Ano po? Then added to negative 3, so positive 21. So therefore, our final answer is negative x plus 4y equals 21. Ano po? So yun na po yung ating equation of the line. Ganun lang po ka dali yan. Okay? Another example. Bigay pa po tayo ng example. Let's say, ang ating pong example ay bigay po tayo ng another point, 2 points. So sabihin natin na ang ating 2 points ay for example, ang 2 points po natin ay let's say negative 2 then negative 5 then yung ating point 2 ay let's say 4 then negative 3. Okay. So yan po na ha. Then once again substitute, so y minus y sub 1 since that is negative, so magiging na po ito siyang positive. So positive 5 equals then y sub 2 negative 3 plus 5. Kasi minus negative 5 yon, kaya naging plus 5 over 4 minus negative 2, so magiging na ulit siyang positive 2 times the quantity of x minus x sub 1 which is negative 2, so magiging na po siyang positive 2. So sabi ko nga sa inyo kung ano yung sign na kung ano yung number na narito, ito rin po yon. Then 5 then perform, so we have y plus 5 is equal to negative 3 added to positive 5, positive 2. Then we have 6 then times quantity of x plus 2. Now and then simplify uli po natin siya, 2 over 6, ang simplest form ay 1/3. Very good, so pwede na po natin siyang 1/3 na. Okay, then multiply both sides by 3. Ano po? So we have 3y plus 15 equals, so cancel na po, kaya natin nag-multiply x plus 2. Then sa transposition, we have negative x plus 3y equals positive 15, nilipat natin sa kabila, magiging negative 15 added to positive 2, so negative 14. Okay, so yun po yung ating equation of the line. Okay, so kapag po yun ang given ay 2 points. How if naman po kung ang given po natin ay the slope and the point?
So, meron din po siyang formula. So, the formula is, so, kung ang kanina po, ang given ay 2 points, this time naman po, slope na po. Ibig sabihin, pwede kasing computing natin yung points, yung 2 points, para makuha natin yung slope of the line. Diba? Okay. So, the formula is y minus y sub 1 equals m times the quantity of x minus x sub 1. So, for example, find the equation of the line whose slope is negative 1 and passes through the point 5, negative 3. So, therefore, the solution, substitute lang po natin sa ating formula. So, we have y minus negative 3. So, magiging siyang positive 3. Then, negative 1 times the quantity of x minus 5. So, i-distribute na natin yung negative 1. Kaya siya magiging negative x plus 5. So, therefore, y is equal to negative x minus 2. Then, in this standard form, we have x plus y equals negative 2. Okay, so ganun lang po ka dali nun. Now, let us have another equation, another example. Let's say, ang ating pong slope ay gawin na natin fraction. O siya ay whole number kanina, fraction naman po. So, 2/3, halimbawa yung ating slope of a line. Then, passes through the point, let's say, ang point po natin ay, let's say, negative 3, 4. Yan. Negative 3, 4. So, once again, so, pakita po natin. So, ang line daw po ay, na-touch niya yung point ng negative 3, 4. Then, ang kanya pong slope ay 2/3. So, rise over run. Okay, so tapos na tayo doon kanina sa nakaraan. Nakapag-graph na tayo ng equation. Okay? Now, so once again, ang ating pong formula ay y minus y sub 1 equals m times x minus x sub 1. So, tandaan lang po yung formula lang yan. Then, substitute. So, y minus 4 equals the value of m, which is 2/3, times x minus, so, negative 3 yun, magiging siyang positive 3 na rito. Okay? Kasi minus negative 3. Ganun po kasi siya. Ano? Ganun yun. Kaya siya magiging ng positive 3. Okay? Then, bring na po natin yon. Para mas madali, multiply both sides of the equation by the denominator. So, 3. Para po siya makansan dito. Okay? So, therefore, distribute. So, 3y minus 12 equals, so 2 na lang po matitira dito. 2 na ha. So, 2 times x. So, 2x. Then, 2 times 3. Positive 6. And then, transpose. Negative 2x plus 3y equals, ito pong negative 12 dito. Pag nilipat natin dito, magiging positive 12. Ano pa? Kaya siya ay 12 plus 6. So, 18. So, ito na po yung ating equation of the line. Standard equation. Okay? Diba? Napakadali lang po siya. Okay, another example. Bigay pa po tayo ng example. Let's say, ang ating pong slope of the line ay negative naman po. Negative 5 over 4. Okay, negative 5 over 4. And then passes through the point, let's say, negative 3, then 7. Yan.
Okay. Or negative 7 na rin. Ayan. Ibig sabihin, nasa third quadrant 3. Okay? Then, ito po yung ating formula. So, we have y minus y sub 1. Ang y sub 1 po natin ay negative. Kaya po siya magiging positive 7 na. Equals negative 5 over 4. Substitute lang po yun. Times the quantity of x minus negative 3. Since that is negative 3, gawin po natin siyang positive. Okay? So, positive 3. Then, multiply both sides by the denominator. Okay? Para makancel po siya. Kaya natin imu-multiply by the denominator. So, therefore, we have 4y plus 28. Ano lang po yan? Distributive property by means of multiplication. Equals, yung negative 5 naman natin po ang ating i-distribute by means of multiplication. So, negative 5x, then minus 15. Okay? Then, yung negative 5x, ililipat natin sa kabila, magiging na siyang positive 5x plus 4y equals, we have yung positive 28, kapag nilipat natin dito, magiging negative 28 added to negative 15. Pareho silang negative. Kaya ang ating process ay addition. Then copy the negative sign. So therefore, we have negative 43. So ito na po yung ating equation of the line. Okay? So ganun lang po siya ka. Dali. Bilis. Ano? Okay? So, next is ating objective ay yung paano naman kukunin ang equation of the line given the x-intercept, which is yung ating pong coordinates ay a0 and the y-intercept na ang coordinates naman po ay 0b. So, paano nga ba? Okay? So, meron din po tayong formula from that. Okay? So, yun po. So, we have A equals, or Y is equal to negative. Yun po, huwag pong kalilimutan. Negative B over A X plus B. Yun po yung ating equation of the formula, the equation of the line. So, kung mapapansin nyo po, guys, kapag sa ulo nyo na yung unang formula, yung given 2 points, kasi kapag sa ulo nyo yun, madali na po makukuha yung ating mga equation of the line. Kasi po, kapag given na nga po yung 2 points, madaling kunin ang slope of the line. Diba? So, yung x and y intercept naman po, given din po naman ang 2 points dyan. Okay? May 2 points po siya, which is a0 and 0b. Yun nga lang, mas madali kung nasa ulo niyo na yung formula. Ano po? Kasi, sasubstitute na lang po yung given na data. Okay? So, for example, the x and y intercepts of the line are negative 3 and 4 respectively. So, find the equation of the line. So, sa substitute po, so we have y equals negative. Yun, huwag kakalilimutin yung negative. Then, 4 over negative 3. So, since pareho na siyang negative, magiging siyang positive. Ano pa? So, 4 over 3x plus 4. So, therefore, yun nga po, multiply both sides by 3. So, kaya siya naging 3y, then yung 4x dito sa kabila, magiging negative 4x naman po dito. Then, 3 times 4, that is 12. Na, ganun lang po siya kadali. Another example. Sabihin natin na ang ating x, we have, let's say, x-intercept. So, kapag x-intercept, ibig sabihin, may value yung
x. So 5, 0. Yan po yun, x-intercept. Then the y-intercept is 0, b, which is may value din yung b. Let's say negative 7. Okay? So once again, ano yung ating formula? We have y is equal to negative b over a x, diba, plus b. Ganun po yung formula natin, ha? Then, so substitute, so we have y is equal to, ano yung b natin? So wag mo nang kakalimutan yung negative para hindi siya ma-misplace. So negative 7 over ang value ng a natin ay 5. Okay, x plus anong value ng b? We have negative 7. So negative 7. Okay, so yung formula. So atin na pong simplify. Negative times negative is positive. So 7 over 5 x. Then this is negative 7. Okay, so multiply both sides by 5. Okay, so we have now 5y equals, so na-cancel na yun, so 7x na. Then negative 7 times 5, that is negative 35. Ito po yung misconception malagi. Nung na-cancel dito, ibig sabihin kinancel doon. Pero ito po ay di-distribute pa rin dito. Distributive property by means of multiplication. Tandaan ha, i-multiply lang po natin dito, minultiply doon. Distributive property. Okay? Yun ha, distribution. So therefore, we have now negative 7x plus 5y equals negative 35. So ito na po yung ating equation of the line. Ano ba? Pakadali lang po niya. So ganun po. Another example po. Let's say meron tayong value ng a. A is negative, let's say 3. Then b is equal to, let's say 5. Sabihin natin ganyan. Substitute po ulit. So y is equal to negative, anong value ng b? 5 over negative 3. Ayun. Plus 5. Okay? So yan. So therefore, we have y, yung x pala, huwag kalimutan. Okay, y is equal to, so negative divided by negative, cancel na yun. So 5 over 3x plus 5. So multiply both sides by 3. Okay, so we have 3y equals distributive property. So cancel. So we have now 5x. And then 5 times 3, 15. So therefore, we have now negative 5y equals, or negative 5x. 5x yon, as in yon, di ba? Plus 3y equals 15. So ganun lang po ka simple ng ating linear equation. Okay? So, once again, sana po nakatulong ito ang aking video tutorial para po sa pagkuha ng linear equation, given points, given slope and a point, and the x and y intercept. Okay? So once again, we are now in week 6 of our quarter 1. Okay?